sarap. Magandang buhay! Narito na ang mga nangungunang balita. Iba't ibang ani ng mga magsasaka, tampok sa ikalimang tabo. Mga lolo at lola, bida sa isang medical mission. EQ Forum, inorganisa. Isang exhibit, tampok sa SOM Week. Bagong Master and Mistress of the Night, itinanghan. Mga alumni ng UP, nagtipon-tipon para sa 1,000 iskolar para kay Uble. Ilang mga magsasaka ang nagbenta ng kani-kanilang mga ani sa 5 tabo na ginanap sa Kalimudan Student Center noong Biyernes ng umaga. Nangunguna sa balita, Pamelle, Funa. Bilang pagtatapos ng School of Management or SOM Week, pinaniyahan ng mga magsasaka mula sa Marilog at Kalinan upang dalhin mismo dito sa UP Mindanao ang kani-kanilang iba't ibang ani para sa pagdaos ng 5 tabo. Ngayong taon ay 5 tabo na siya namang dinagsahan na marami upang mamakyaw ng sariwa, masustansya at abot kayang gulay at prutas na nagsisimula lamang sa 5 piso bawat tali hanggang 20 bawat kilo. Kasi mas mura naman talaga siya kasi galing pa ng ano. Tsaka sure ko organic ito. Magkano lahat ang gastos ni Ma'am? Hindi pa, umabot yata ng 100. Ito lang yung mahal oh kasi, syempre. Pero pagdating sa gulay, mura talaga siya compared doon sa palengke. Ito ay inorganisa ng Upstream o ang UP Strategic Research and Management Foundation Incorporated ng SOM na dinaluhan ng 10 clusters ng mga farmers na may pangunahing layunin na may bahagi sa marami ang mayamang ani ng ating mga lokal na taga-saka upang tangkilikin natin sila. Ang tabo is matagal na yan, di ba? Doon tayo sa tabuan with markets, ganun. So, ang concept is dalhin natin yung group of farmers into tabuan dito sa UP just to showcase yung mga vegetables nila. Ito yung product nila. Besides, meron silang mga, kahit na ano, meron silang mga established market, meron silang supermarkets, wet markets, wholesalers, retailers, oo, ganun. Pero dito is once a year lang, so yun. Ito po si Pamelle Funa po sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Mga lolo at lola, bida sa medical mission ng UP Mindanao. Nangunguna sa balita, Kristelle Rizardo. Handog ng ika-20 anibersaryo ng UP Mindanao at the Rotary Club ng Kalinan at Toril ang isang medical mission alay sa mga senior citizens. Kasali sa mga serbisyong alay ng programang ito ang acupressure, massage, pag-check ng mga vital signs katulad ng blood pressure at pagbibigay ng mga libreng gamot. Ayon kay Professor Antonio Abshoma, ito ang pinakaunang medical mission na isinagawa sa UP Mindanao. Ayon din sa kanya, importante ang magsilbi sa ating mga senior citizens dahil sila ang mga himahe ng nanay at tatay sa mga pamilyang Pilipino. Bukod dito, importante din ang may puso malapit sa mga natatanda tulad niya at ng Rotary Club of Kalinan at Toril. Nagkaroon din ng lecture tungkol sa health and longevity sina Dr. Virginia Obshoma, pati common misconceptions of health practices sina Mr. Albert Ramos. Ito po si Kristelle Lizardo para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Sa kalukuyang ginaganap ang pangatlong region-wide inter-high school oratory and extemporaneous speaking competition dito sa Rizardo. Inorganisa ng Communicators Guild ng University of the Philippines Mindanao ang taunang Speak Up na may tema ngayong taon na Know, Think, Act, Advancing Social Change Through Communication noong 23 ng Pebrero.
So, Speak Up No is a banner activity of the Communicators Guild of UP Mindanao, the academic organization of the UP Mindanao BA Communication Arts Program. So, we are organizing this event to enhance the communicative potential of each high school students na participants namin para ma-voice out nila ang kanilang sentiments regarding social issues that are relevant in today's world. So, ang theme for this year's Speak Up No is No, Think, Act, Advancing Social Change Through Communication. So, alam naman natin lahat na marami ng relevant social issues na kailangang i-address. And in Communicators Guild, we believe that these social issues can be addressed if communications are reinforced and empowered. So, gusto namin na ang abang bata pa lang ay ma-encourage sa high school students na ma-voice out ang kanilang opinion sa pamamagitan ng komunikasyon. May 11 third-year high school students na nagmula sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula sa buong rehiyon na lumahok upang irepresenta ang kani-kanilang paaralan. Sa 11, inuwi ni Kristen Joanne Clemenian ng University of Immaculate Conception ang titulo ng pagiging kampyon at 3,000 pesos matapos maganap ang elimination round. Congratulations, Communicators Guild, para sa matagumpay na pagdaraas ng competition. Hanggang sa susunod na taon, speak up! Let your voice be heard! Ito po si Heavenette Boston para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan! Office of the Student Affairs, nag-organisa ng isang EQ Forum. Ano nga ba ito? Alamin natin, nangunguna sa balita, Kat Landig. Ginaganap ngayong umaga sa Lorenzo Hall ang forum tungkol sa emotional quotient in the workplace. Ito ay hinahandog ng REPS, ang Research Extension and Professional Staff para sa 20th anibersaryo ng UP Mindanao. Pinaunlakan ni Guidance Counselor and Director of the Office of Student Affairs, Ms. Maria Pamela P. Flores, ang talakayan ito. Nakatuon ang programa sa bawat empleyado ng iba't ibang opisina at departamento ng universidad, kung saan binigyang pansin ang aplikasyon ng mga simulain ng emotional quotient o EQ sa lugar ng trabaho. Binigyang diin na hindi lamang intelligence quotient o IQ ang mahalaga sa pagiging empleyado, lalo na sa mga gawaing kailangan ng teamwork. EQ in the workplace was intended for our employees like the personnel, and the reps and students were also invited. Much has been said about EQ, but researchers have tried to relate EQ with workplace productivity. So in the researchers' need, EQ is supposed to have 85% of all the success that workers produce in their work. Anyway, the idea of EQ as applied in the workplace has been around for some time, and there was just a need to apply it, especially in UP Mindanao. Hopefully, our employees would be able to benefit from such lecture. Di hamak na importante talaga sa trabaho ang maayos na pakikitungo. Ito po si Kat Landig para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Tampok noong SOM Week ang isang exhibit. Nangunguna sa balita, Kyna Fitero. Andito po tayo ngayon sa UP Mindanao Atrium at kasalukuyang nagaganap ang exhibit ng School of Management para sa SOM Week 2015. Nakadisplay dito ang mga serbisyo, produkto at iba't ibang gawaing pang-akademiko ng mga BS Agribusiness Economics, faculty at estudyante. Kasali rin dito ang mga nagpapatungkol sa three-part agribusiness systems, organic farming, at Abel Wall of Fame. Iniimbitahan namin kayong patuloy na dumalo sa SOM Exhibit at maging masaya ngayong SOM Week 2015. Alalahanin, lahat tayo ay pwede maging Team Awesome! Ito po si Maria Kyna A. Fitero para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan! Ginanap noong Biyernes ng gabi ang Tatak UP Min 2015. Sino kaya ang mga bagong itinanghal na Master and Mistress of the Night? Nangunguna sa balita, Charity Grecia. Kasabay ng selebrasyon ng 20th taong anibersaryo ng UP Mindanao ay idinaos sa atrium ng Universidad ang Tatak UP Min 2015. Scholar ating isigaw kapayapaan sa Mindanao. Ang Tatak UP Min ay taon-taong inoorganisa ng University Student Council. Ang Battle of the Bands at Search for Masters and Mistress of the Night ang naging highlights ng Tatak UP Min 2015.
itinanghal na kampyon ang grupong Living Spaces para sa Battle of the Bands. Samantala, nagpabunggahan naman ang iba't ibang student organizations na nakilahok sa search for Master and Mistress of the Night, kung saan hinirang na Master of the Night ang representative ng Mente Fuwale at Mistress of the Night naman ang representative ng Dugong Antro. At masaya akong manalo ng Master of the Night kasi kami sa UP Mindanao Mente Fuwale ay nagmimiting maging malaya mula sa kapangusgang mata ng mga mamamayan na hindi marunong umintindi na kaming LGBT ay nararapat din sa respeto at pagkakapantay-pantay. Ako po ay masaya dahil naipakita ko kung ano yung other side ng sarili ko kasi bihira lamang po akong mag-arte na pababae, di ba? Ang Tatak UP Minto ay taon-taon na ang ginaganap dito sa UP Mindanao na pinangungunahan ng University Student Council. Ito po ay kasabay po ng foundation anniversary ng ating university. And ito po ang nagsisimbing culmination program ng anniversary. At ang atin po natin ay makapagbigay ng kasiyahan sa mga... Ito si Charity Grecia para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Construction ng UP Mindanao Oblation Plaza, pinangunahan ng alumni. Nangunguna sa balita, Sophia Hobson. Inimbitahan ang mga alumni mula sa iba't ibang UP campuses upang dumalo sa 1,000 alumni para kay Uble, kung saan sama-sama nilang pagagandahin ang Oblation Plaza. Maagang dumating ang mga alumni para simulan ang bayanihan para kay Uble sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bato sa Oblation Circle. Kinahapunan ay nagkaroon din ng landscaping, mayroon ding live band performances, souvenir shops, booths, at trading center na nagdagdag ng kasiyahan. Ang pagplano at mga preparasyon para sa pagpapaayos ng Oblation Plaza ay nagsimula noon pang Disyembre ng nakaraang taon sa pamumuno ni Dr. Bo Puentes Pina. Our board was asked by Chancellor Concepcion if we could make something out of the Oblation Plaza for the 20th anniversary of UP Mindanao. So we thought that what if instead of just fundraising, making money and giving it to a contractor to build it, why not call for alumni to do bayanihan work and work on this ourselves? Because eventually, this is going to be alumni talaga. So this Oblation Plaza is dedicated to the UP alumni all over. And so the plan is to turn this over to UP Mindanao and hopefully this can be a venue for the many events that we have, including graduation ceremony. So later tonight, we're going to be lighting it up. It's a very simple yet very meaningful design. Kublai Milan designed it and we hope to have fun doing it. Happy 20th anniversary UP Mindanao! Ito po si Sophia Hobson para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan! At yan ang aming mga nakalap na balita sa isang buwang pagdiriwang ng 20th anibersaryo ng UP Mindanao. Ito na rin po ang huling episode ng UPFront. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Isang karangalan ang makapaghatid ng balita sa universidad. Ito po ang inyong lingkod, Gian Paglinawan. Ito po si Ian Horda. At ito po si Mary Campanya na nagsasabi, wala kaming pinapalampas, wala kaming inuurungan. Dahil lagi kami nangunguna. UPFront, UP Balitaan, una kami dyan!